Setyembre 15, taon 2024. And welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong tagapagbalita at isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid ulat sa mga kalakarang may kinalaman sa illegal tobacco trade. At para sa Rated X numero 55, narito ang ating mga headlines. Overnight raid ng BIR at CIDG. Isang malaking dagok sa mga Yossi smugglers. Tinatayang 838 million ang tax liabilities ng mga traders na sangkot sa smuggling. OSMV sa DTI, unti-unting nagkakahugis. Impormasyon ukol dito, limitado pa din. Marinong Pinoy na sangkot sa Yossi smuggling. Kinasuhan sa Europa dahil sa pagpuslit ng Yossi galing sa kanilang slap chest. At para naman po sa ating infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com/xsmuggling, facebook.com/xsmuggling, narito, 4.8 billion illegal vapes at sari-saring merchandise huli sa custom. Yan po yung ating ipinagpauna nung nakaraang episode, blind item nga lang po, na isa pong big time bodega sa Binondo ang ni-raid sa pangunguna po ng Bureau of Customs. Nagbigay po ako ng hint. Yung may-ari po niyan ay isang babae na Chinese sounding name. Lamang ay hindi po natin alam pa yung extent ng pagkaka-raid, ano, kung gaano po kalaki talaga ang halaga ng mga nakumpiska sa kanya. Ang alam po natin, meron pong mga vape items doon, sari-sari. Tulad po nung nasa larawan, Axo Supa. O, hindi ko po na-encounter pa yung pangalan na yan. No? Hindi ko po rin nakita sa listahan ng BIR na bayad ang ETRD. Hindi ko rin po yan nakita sa listahan ng DTI. Malamang yan ay kontrabando. Ang alam ko lang bang po, mukhang nakakuha ho ng tip yung babae. Kaya bago po siya ni raid, oh, nakalis na po ng bansa. Yan ang hirap eh, no? Nahuhuli, nasa samsam, nakukumpiska yung mga smuggled commodity. Pero yung may-ari wala. Para bang sinabi na nahuli sa CCTV, pero ang sala rin at large pa rin. Tulad na lamang po na balita, ng balitang ito na inyo pong nakikita sa gawing kanan ho ninyo sa Lanao del Norte, ganap na alas 4:47 ng umaga, Setyembre 9, na nagpapatrolya ang mga pulis sa dalampasigan ng Barangay Sigayan, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, ay nakakita po sila ng may 286 boxes ng White Canon brand. Ana nakakalagang 11.4 million pesos na naabandonado ho doon sa dalampasigan. Ano po kaya ibig sabihin nito? Kapag may abandonadong smuggled cigarettes, yan po ba ay nag-aantay na lang na may pick up, o yan po ay talagang nasa akto na din nagdidiskarga ng mga abandonadong ng mga sigarilyo lamang nang nakita ang pulis at nagsitakbuhan? O kaya naman ay nakatanggap ng tip umiskerda na muna kayo bago kayo hulihin ng pulis. Gayunpaman, kinokongratulate po natin si Police Colonel Roy Magsalay sa accomplishment na ito noong September 9. Nakasamsam ho sila. Nakakumpiska ng smuggled cigarettes na halagang 11.4 million. Karagdagan po yan sa pagpigil sa sirkulasyon ng mga smuggled cigarettes. Noong Setyembre 9 pa rin, sa Lanao del Norte, nahuli ho si Jomar sa isa pong random checkpoint. Nang mapansin po ng mga pulis na mukhang may dala-dala sa likuran, nakitang-kita eh. O, hindi man lang tinakpan eh. Para siguro kumpiyansang-kumpiyansa siya habang binabagtas niya ang
Purok Uno, Banserville, Kapatagan, Lanao del Norte. Ayun, Tiklo. Huli si Jomar, isa pong 41 anyos, driver na taga Zamboanga City. At siyempre, ang nakumpiska sa kanya ay may estimated value ng 760,000 pesos. Yan po'y dakong alas 11:10 ng umaga. O, pagsapit po ng alas 3:30, nakahuli na naman ang kapulisan ng Lanao del Norte this time around doon po sa isang barangay sa Sultan Naga de Maporo, Barangay Sugod naman. At nakakita po sila dahil tinip may tumawag po sa kanila na abandonadong smuggled cigarettes ang nakita po nila ng mga tao roon sa highway. Doon sa highway. Maabot po ng 1.72 million pesos. Ito pong mga kahon ng kingpin, white cannon, at may isa pong mga sako na assorted packs ng Berlin brand cigarettes. Ayun. Muli, ito pong tinatawag nilang back-to-back sa Lanao del Norte, maliban po dun sa nahuli nilang nakumpiska nilang smuggled cigarettes bandang alas 4:40 iuno ng umaga. So, ganun pa man. Nakahuli man sila ng isa at yung isa ay nakakumpiska ho sila ng mga sigarilyong iniwan sa highway. Isa pong mariing pagpugay sa Lanao del Norte PNP. At sa ating pagpapatuloy noong September 9 uli. Talaga ha? September 9. Sa Basilan naman ho ito, sa Lantawan. Dalawang lalaki sa kote. Nang sila po ay namataan ng mga kapulisan bandang alas 4:15 ng umaga, nilapitan. Ayun, tumambad ang kahong-kahong sigarilyo na may halagang 676,000 kumpiskado. At narito ang kabuang ulat courtesy of Police News Network. Ating panurin. Nasabat ang tinatayang 676,000 halaga ng smuggled cigarettes sa ikinasang operasyon sa Barangay Bagbagon, Lantawan, Basilan nito lamang ikasyam ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Novo El Caros, team leader ng Maritime Special Boat Crew, ang mga suspect na sina alias Dean, 23 anyos, at alias Herman, 30 anyos, na parehong residente ng Talon-Talon, Zamboanga City. Bandang 4:15 ng umaga, nang ikasa ang seaborne patrol ng mga otoridad ng Maritime Special Boat Crew katuwang ang Lantawan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Basilan Police Provincial Office, nang mamataan ng isang motorized pump boat MPV Black Army at kargado ng 40 na kahon ng Canon Menthol at 3 kahon ng Fortnite smuggled cigarettes at tinatayang nagkakahalagang 676,000 pesos na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga naturang suspect. Ang mga nakumpiskang ebidensya at naarestong suspect ay nasa kustodiya na ng MSBC Basilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs and Tariff Administration kapag napatunayang nagkasala ang mga ito. Ang matagumpay na pagkakumpiska ng mga kontrabando ay nagresulta ng mas pinaigting ng Basilan PNP sa operasyon laban sa kriminalidad, police visibility at border control sa nasasakupang lugar. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, akong inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rodessa Galiego, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Eh, kanya-kanyang diskarte nga lang daw yan eh. Yung iba, mga mangingisda o marunong magtimo ng bangka, nire-recruit. Pero ito, ibang kaso naman ho ito. Dahil hindi po ito sa Pilipinas nangyari. Ang involved naman po dito ay isang Pilipino na nag-i-smuggle ng sigarilyo galing po sa slap chest ng kanilang barko. Ang slap chest po ay para po yung duty free. Meron pong bilihan sa loob ng barko. Kung gusto mong bumili ng ganito, gusto mong bumili ng alak, pwede kang makabili at iaawas na lang ho yan sa sweldo nila. So itong enterprising na marino, kumuha ho ng napakaraming sigarilyo. At anong ginagawa?
pagdaong binebenta niya dun sa mga estibidores, dun sa mga manggagawa, dun sa pantalan. Ayun, nahuli ho sa Europa kasi taksan-taksan kung magbenta. No? Kaya iniimbestigahan ngayon noong bansa kung saan siya nahuli, kung sino ang kanyang mga posibleng kasapakat. Gayunpaman, ang isang Pilipino smuggler ng sigarilyo sa ibang bansa, tiklo ng mga otoridad. Eto, noong birthday ni Presidente Marcos, September 11, meron pong 7 container vans ang binuksan sa Port of Subic. Port of Subic. Itong inyong pong nakikita ngayon ay isa pong misdeclared item. Ang diniklara po dito ay mga fish egg balls. Pero pagbukas, ang laman pala ay mga carrots o carrots at mga yellow onions. So yan ha, hindi po nakalusot. Dumating po ang kargamento noong Agosto 15. Pero nung in-examine ho ito noong Agosto 28, nagduda na po ang mga customs dahil nga po iba ang laman, iba sa deklarasyon. Kabilang po dyan sa 5 container vans na binuksan, na pinasinayaan naman ng kalihim na si Francisco Tio Laurel, sa birthday po ni Apo Lacay, noong September 6, may dumating naman pong 2 40-footer na galing sa Taiwan, misdeclared din ito at sinasabi na mga tissue daw po ang laman. Yung pala ay sigarilyo. Kaya, huli, kumpiskado ang mga epektos na dumating dyan sa Subic Port. At ating pong mga nakikita ngayon ay unti-unti na po, doon na yung ating pinakaabangan na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay isang pirma na lang ang kulang, ang mga activities, yung mga enforcement na sinasagawa ng ating pamahalaan, Bureau of Customs, BIR, CIDG, ay tila papunta na po doon. Parang nagpa-practice na po sila. Day or night, tuloy ang operations. Yan po ang ating ipinost sa facebook.com/ncupfiles. Dahil nung nakaraang linggo, may ilang vape shop sa Manila ang binisita po ng DTI FTEB. Totoo po na day or night, walang umpay. Lalong-lalo na po kapag si Commissioner lumagi na ang kumilos dahil overnight raid ng BIR at CIDG sa Quezon City at Caloocan City ay tagumpay. May halagang 838 million ang tax liability na ilalapat kontra sa mga traders. Narito ang ulat courtesy of PTV News. Nasa 200 milyong pisong halaga ng mga illegal na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue sa magkakahiwalay na operasyon sa Caloocan at Quezon City. Ayon sa BIR, posibleng umaabot pa hanggang sa Mindanao ang bentahan ng naturang mga peking sigarilyo. Ang detalye sa ulat ni Isaiah Mirafuentes. Into your right. Gulat at halatang dismayado ang tatlong lalaking ito nang salakay ng Bureau of Internal Revenue ang isang warehouse sa Quezon City. Ang warehouse, naglalaman ng mga illegal na sigarilyo. Dahil peke ang mga kontrabando, hindi bayad ang mga ito ng excise tax. Ang ibang yosi, imported, pero walang BIR stamps. At kung meron man, peke. Isa sa mga naaktuhan sa isinagawang raid, isang Chinese. Hindi siya makausap ng maayos dahil hindi siya marunong mag-Tagalog at limitado ang Ingles. Alright. Who is your employer? Who is the owner? Sorry. Kasama sa nahuli, ang 2 Pinoy. Tinanong sila kung sino ang Chinese na nahuli. Siya po yung pinakaboss namin dito. Kasi siya po yung nag-stay po dito. Nakakita rin ang mga otoridad sa warehouse sa Quezon City na mga peking plaka ng sasakyan. Nagulat naman ang mga kapitbahay sa nangyaring raid. Wala raw silang kaalam-alam na illegal ang bodega. Usually always naman siya nakasara. Walang lumalabas, walang pumapasok. Talagang literal nakasara lang.
Ikinasa rin ang isang raid laban sa illegal na sigarilyo sa Caloocan City. Kaya kung paano natin nalaman na peke ang mga stamps nito, meron tayong gamit na pantukoy kung peke ang stamps. Itong sigarilyo na to, meron siyang mga stamps na makikita natin. At pero kapag tinignan natin ito, magpupula ang ano namin, pula. Ibig sabihin yan ay peke itong stamps na ito. Sa dalawang operasyon, umabot sa 1.3 milyong pakete ng Yossi ang nasamsama. Tinatay ang aabot sa 200 milyong piso ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Ang total naman na nakikita natin na estimated tax liability including penalties ay mahigit kumulang nasa 1 bilyong piso. Target ibenta ang mailegal na Yossi sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil sa ilegal na sigarilyo, pinapadapa nito ang mga lehitimong cigarette company. Sana ay tigil-tigilan na natin itong pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo. Magrehistro tayo sa BIR ng inyong mga produkto kung nagnanais kayong magbenta ng mga sigarilyo at kasama dyan yung mga vape products. Inaalam pa ng mga otoridad ang mastermind ng krimen. Inaalam din ng BIR kung iisa lang ba ang nagpapatakbo sa dalawang sinalakay na warehouse. Posibleng kaharapin ng mga suspect ang kasong tax evasion, possession of excisable articles without payment of excise tax, at violation ng tax stamps. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Napakalinaw po ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Oh. Inilinawin ko lang yung halaga ng sigarilyo ay nasa 200 million pero meron pa pong mga tax liability na umaabot ho sa 800 million plus. So, aabot ho ng 1 billion lahat-lahat. Kapag yan ay nakasuhan, yan po ang kanila pong pananagutan sa pamahalaan. At take note, pinaalala po ni Commissioner Lumagi, pati mga vape products. Kaya wag na po tayong magtangka. At meron po tayong flash report, kapapasok lamang po niyan. Isang oras lamang po ang pagitan mula nung broadcast ng Atoy Aking Masumpungan sa Facebook. Diyan po sa General Santos, ibang taktika naman po ng pulis ang isinagawa sa pangunguna po ni Police Colonel Lavis Camdas. Ito po yung tinatawag na soft persuasion o soft approach para po sa pagsamsam o pagkakakumpiska ng mga smuggled cigarettes. At sa ganon ay hindi na po ito maipasama sa sirkulasyon at makasira pa sa ekonomiya. So nagsagawa po ng pagpasyal ang kapulisan ng Jensan sa mga merkado, sa mga palengke, at doon po ay kanilang hinimok ang mga traders, yung mga nagtitinda na isurrender. Kung meron man silang mga tinatagong smuggled cigarettes, ay kanila po itong i-voluntary surrender sa kanila at hindi naman po sila kakasuhan. At yan po ay naging effective at natamo po nila ng kapulisan ang surrendered cigarettes valued at around 150,000 pesos kanina dyan po sa General Santos. Ito po ay isa pong approach na effective dyan po sa General Santos, at yan po ay sana ay matularan din po ng kapulisan at pasyalan po yung mga tienda o mga merkado na markado na sa kapulisan ang maraming smuggled cigarettes na ipinamamahagi. Congratulations po kay Police Colonel Camdas dyan po sa General Santos for a job well done. At inapundakuan ang aking opinion ukol sa DTI-OSMV. Tawag ko po dyan Osama V. Ayan po ang Office for Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Vaporized Nicotine Products. So, ako po ay tumawag sa DTI para alamin kung saan makokontak ang DTI-OSMV. Ngunit, yung aking nakausap ay hindi po siya familiar. At itinuturo po ako sa ibang departamento, baka daw yung departamentong yon o yung division na yon ay may alam kung saan ang lamesa ng DTI o SMB. Nung akin pong itanong kung saan pwedeng makontak si Attorney Valdez o kung kakilala nga ba nila itong si
Attorney Marcos Valdez. Of course, affirmative po ang kasagutan. Kilala po nila si Attorney Marcos Valdez. Pero connected po si Attorney Marcos Valdez doon po sa DTI E-Commerce Division. Naglingkod din daw po si Marcos Valdez sa Consumer Advocacy Division ng DTI. Pero as far as yung involvement ni Attorney Valdez, limitado lang po ang mga nakakaalam tungkol po sa DTI-OSMB. Ako po'y tumawag sa aking kakilala na taga Malacañang at tila, ito hindi pa naman ho ito kumpirmado, ito'y pahapyaw lamang ho nung aking kakilala dun sa Office of the President. Under the watch of a particular Office of the President on Economic and Commerce Monitoring. Parang ganon. Hindi ko na bibigyan yung exact kung ano po yung division na yon. At ito daw po ay isa pong preemptive o preventive measure. At nang sa ganon, ang mga nasa vaping industry, yung mga big players, ay magsimula ho sa tamang hakbang. May kasabihan po yung tinatawag na do it right the first time. Kumbaga, kung hahakbang ka man, magsisimula ka sa isang karera, mag-start ka na sa finish line na malinis. Walang cargo, excess baggage kumbaga na iniwan mo nung nakaraang pagkakataon na kung saan ay laganap po at nagkakagulo po dun sa reglamentasyon paukol po sa pagpapatupad ng RA 11900. Kumbaga, i-clean slate po itong lahat. Ngayon, kung hindi po nila pipigilan yung mga branch na may history na, trading history, ay baka mauwi pa po sa lalong masama o lalong kapahamakan ang kauuwian po ng mga traders na yan dahil baka lumabas nga ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang parusa po dyan ay talaga pong napakabigat dahil involved po dyan ang posibleng life imprisonment. Ayaw naman daw po ng DTI na mangyari yon. Ayaw naman ng DTI na malugi ang mga vape businesses dahil kukumpiskahin lang din kung ang kanilang panimulang hakbang ay nasa maling paa. Kaya sinisikap ng DTI na habang maaga pa ay maiwasan po yung mga sitwasyon na maaaring kauwian ay kapahamakan para po dun sa mga big time importers at traders ng mga vape brands, ng mga vape products. So this time, ito pong DTI-OSMB, hindi po sila kumukontra, Eka, sa pagbe-vape nating mga consumers. Pinangangalagaan lang ho nila ang future, takbo, ang future na takbo ng enterprise sa buong Pilipinas na hindi po magkamali at walang maiiwang bahid. Dahil yung bahid na kanila pong iniwan ay maaari pong gamitin laban sa kanila dahil hindi po maiiwasan na may mga lumusot o makalabas na mga illegal na vapes. Gayong daladala nila ang particular brand na yan. So atin pong susubaybayan, akin po yung minomonitor kung itong aking mga natanggap na impormasyon ngayon ay siya nga ba. Yan nga ba ay accurate at ito po ay makikita natin unti-unti sa hakbang ng DTI-OSMB. Gayong, may delay ho eh. May delay. Nauna nga ho talaga na i-anunsyo sa Facebook bago po sila makapag-issue ng formal na communication doon po sa mga kumpanyang sinuspindihan nila ng PS license. Gayon pa man, umaasa ho ako. Sana naman po ay ito'y mauwi sa tamang hakbang. Unang hakbang ay tama at para mauwi sa dulo ng karera sa tamang landas. Sa mga nagtatanong nga po pala kung meron tayong shoutout, pinagpapalibang ko na muna dahil marami pong mga seryosong issue ang dapat nating abangan. Kaya wag po kayong magmimintis sa inyong pagsubaybay dito sa Rated X.